Magandang umaga, ako naman Arnold Glavio kasama sina Rhea Santos at Ivan Mayrina. Darito na ang mga unang balita. Mabala sa mga magulang, lalo na ngayong bakasyon, ang mga bata ay madalas pong maglaro sa labas. Halos dalawang araw lang nawawala ang isang taong gulang na batang lalaki sa Barangay San Antonio sa Quezon City. Darito ang unang ronda ni Oscar Oida. This oras na ng gabi, pero ang ginang na si Winifer Batula, bagamat halos matuyuan na ng luha sa kaiiyak, hindi pa rin madapu-dapuan ng antok. Halos dalawang araw na raw kasing nawawala ang kanyang isang taong gulang na anak na si Lovelio Buboy Mendoza. Namimiss ko na po yung anak ko, lalo na pag mahal, pag naririnig ko po, pag mag-isa ako, naririnig ko po yung iyak niya. Tapos biglang ka ba? Kasi po pag hindi ako nakikita, umiiyak na po yan eh. Huli daw niya itong nakita, alas 10 ng umaga, noong April 2, habang nakikipaglaro umano sa kanilang mga kapitbahay sa may San Jose Street, Barangay San Antonio, Quezon City. Magpapalud muna ako doon. Nandito pa yun. Nung pagkatapos ko magpalud, tinignan ko kasi paliliguan ko na ang bata. Tinanong ko may kalaro niya, wala na daw. Kwento ng mga taga-lugar, isang nangangalakal umano ng basura ang tumangay kay Buboy. Nakita niya lang yung ano, yung nangangalakal, nadala yung sako, tapos karga yung bata. Ngayon, siguro hindi na kaya buhatin yung kalakal. Iniwan doon sa may bandang ring basketball court. Yun na tapos sinakay na ng tricycle. Mula nang mawala si Buboy, wala na umanong ginawa ang inang si Winifer, kundi maglibot at magpaskil ng mga panawagan. Marami na raw ang tumawag at nag-text sa kanya kaugnay nito. Pero hindi para tumulong, kundi para manloko. Tumatawag na nangihingi ng loan, nangihingi ng 50 million, 10 million. Pag hindi daw magdala ng 50 million, mamamatay daw yung anak ko. Sa kabila nito, di pa rin daw siya nawawala ng pag-asa. Kung sino man daw ang makakita sa kanyang anak, agad itawag sa numerong 0919-324-5123 o kaya sa numerong 0926-886-8393 o di kaya ipagbigay alam sa tanggapan ng Barangay San Antonio. Sana naman huwag kayong magbiro ng ganun kasi hindi na po namin alam kung ano na pong gagawin namin. Dalawang araw na po hindi ko nayayakap, nakikita yung anak ko. Kung alam nyo lang yung nararamdaman ko. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting.